Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya, gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beersheba at dalhin ninyo agad sa akin. Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, "Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan." Kinaumagahan, pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa tatlong parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. 3 taong taggutom sa iyong lupain, 3 buwang pag-uusig sa iyong mga kaaway, o 3 araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin?" Sumagot si David, "Hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagi ng Panginoon, ang pipiliin ko'y tuwirang parusa niya, kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao." Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel, anupat mula sa Dan hanggang Beersheba, 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon, nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem. Sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasya nito at sinabi, "Tama na, huwag mo nang ituloy." Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Hebuseo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, "Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo at ang walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa katandaan ni Haring David, naging mayabang siya. Pinilit niya ang commander ng kanyang army na si Joab na ikutin ang kanyang kaharian upang bahagina, upang bilangin kung ilan ang mga tao na maaaring makipagdigma. 800,000 sa mga tribo ng Israel at 500,000 sa tribo ng Huda. Gustong malaman ni David kung ilan ang maasahan niya sa digmaan dahil siguro may balak siya makipagdigma. Naging mayabang siya o may balak siyang masama. Mabuti na lang at kinilala ni David ang kanyang pagkakamali at nagsisi siya. Pinapili siya ng Diyos kung anong parusa ang ibig niyang ibibigay sa kanya. 3 taong tagutom sa lupain, 3 buwan na pagkatalo sa kaaway, 3 araw na salot. Pinili niya ang salot. Namatay ang 70,000 na mga tao sa buong lupain, mula sa Dan hanggang sa Beersheba. Nagsisi si David. Sinabi niya na siya ang nakasala.
at ang mga tao ang pinarusahan. Siya na lang at ang kanyang pamilya ang parusahan. Mahalaga na magkaroon tayo ng maayos na leader kasi sa pagkakamali ng leader, ang mga tao ang magdurusa. Madalas itong mangyari. Sa kayabangan o pagkamakasarili ng mga leaders, napapahamak ang maraming tao. Dahil sa kaskiman ng mga leaders, ang mga tao ay nagugutom at nahihirapan. Ang korupsyon ay nararamdaman ng mga taong bayan na nawawala ng serbisyo kasi kinurap ng mga leaders. Sa mga digmaan na ginagawa ng mga leaders, ang mga tao ang namamatay. Nararanasan natin ito sa Pilipinas. Sa pang-aabuso ng mga leaders noong panahon ng martial law, naging kulelat ang ekonomiya ng ating bansa sa Asia. Hanggang ngayon, nakatago pa ang mga pera ng bayan na kinurakot sa bayan. Sa kayabangan ng ating nagdaang presidente, naging ubusado ang mga pulis at ang military. At nagkaproblema tayo sa China sa West Philippine Sea. Ang tanong ni David ay siya rin ang tanong natin. Sa kasamaan ng leader, bakit ang taong bayan ang nagdurusa? Patawad, Panginoon, sa pagkakamali ng aming mga leaders. Patawad din sa amin, sa aming pananabik. Patawad, O Panginoon, sa pagkakamali ng aming mga leaders. Patawad din sa amin, sa aming pananahimik sa kamalian ng aming mga leaders. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.